FYI is back with Mayor Caroline Senador Pariñas of San Felipe, Zambales. Madam, balikan natin. Napakaganda ng mga preparation nyo sa patungkol sa eskwela. So, mga approximately ilan yung ating mga elementary and high school na aasahan natin papasok na itong taon na? Doon po sa ating kinder level, it's around 500. Cover na rin po dyan yung ating mga preschoolers. Mm-hmm. And then, kasama din po dyan sa ating elementary, ay maabot naman po tayo ng more or less 3,000 plus. And then, pagdating naman po sa ating secondary, both public and private po yung figures na sinasabi ko, it's around a little less than 2,000. Oh. Meron po tayong ALS, which we also give support, and it's also a favorite program of mine, which is around more than 200, siguro around 250 na tayo po ngayon. Dito po sa ALS, parang ano pong mga age na itong mga tinutulungan ninyo para maka-reach sila doon nung graduate nila nung high school? Ay, wala po silang age, ano, maski nanay na, lola na, if they want to go back to school and get high school education, they are embraced in the program. In fact, let me share with you, no, one of our priority projects dun sa ating pong ginawang town fiesta kasama na yung fundraising is to put up a building. And one room of that building will be intended as a community learning center for the alternative learning system program. Ayan. In which case, lahat ng interesado, meron na silang physically, alam kung saan sila pupunta. Kasi yung ALS, nandyan lang, pero kung halimbawa ako ay isa pong nais mag-aral, hindi natin alam saan tayo lalapit. Hindi natin, kasi yung ALS, naka-float yung program. But if there's a center, in which case, punta lang po sila doon, register, may tao, makakaupo, makakaaral. Okay. Now, alam ko na your major pet project is education. Kasi alam naman natin na ang edukasyon lamang ang talagang maibibigay natin sa isang mamayan para mabuhay siya ng wasto at marangal. At ibig naming regaluhan kayo, siyempre. Maraming salamat po. Meron tayong scholarship, ano? Siguro lalo-lalo na doon sa mga ALS graduates natin o yung nakatapos na mga 18 years old pero they don't have the funds to continue their schooling. Meron tayong food and beverage. Wow, napaka-importante po nito. Konting tulong po yan ang GIS Institute. Thank you very much po. Maraming salamat. Sa food and beverage, marami tayong matutulungan dahil basta magaling ka magluto, mag-serve, mag-waitering, pwede kami maging manager. Ayan, pwede yan. Ngayon, meron din tayong front office. Wow. Ngayon, kailangan natin to, lalo na yung customer service orientation. Oo, para yung mga resort owners natin, magkaroon sila ng mga magagaling na nasa front office. At yung gusto namang mag-abroad-abroad, housekeeping. Yeah. Ay, thank you very much. Kompleto na. Aha. Ano, talagang, pwede talagang pang tourism. Yes. Last year, marami ka napagtapos na massage. At talaga pong napapakinabangan nila. Maraming salamat. Mm-hmm. More than dun sa natapos, nagagamit po namin sila sa aming linkage sa ating kalusugan. Yung aming pong parang medical dispensation program. Yes. And then, bukod dun, meron pa silang sariling hanap buhay. Mm-hmm. Alam niyo po, yun pinagkakaguluhan. Lalo na yung ating pong mga turista, balikbayan, mga gusto mag-relax. At ang turista natin, ano po? Ngayon, sana mamaya, pagtutulungan natin, dadating yata si Secretary Neric Acosta. Neric Acosta. At puntahan natin siya maya-maya lamang. Opo, opo. Okay. Sek, napaka-init ng tanggap sa iyo ng kababayan natin dito sa San Felipe. Anong masasabi mo? Well, unang-una, nakakatabang loob. Napakaganda po ng atin pong, hindi lang sa welcome, kung hindi yung bang solidarity, yung parang nagkakapit-bisig po tayo na nagkakaisa sa isa pong landas na talagang environmental protection ay nagmumula sa atin pong mga lokal. You know, we can make all the laws, gawa tayo ng batas, gawa tayo ng mga polisiya sa national, pambansa po, na focus, pero at the end, it's really the work of mayors, of communities, ang atin pong mga NGOs, ang ating mga barangay, mga nanay, mga tatay, mga kabataan.
doon po nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. And that's why I'm always inspired when I go around. Yes, when you come here in San Felipe, how do you find this the environment na pinamumunuan ni Mayor Parinas? Well, unang-una po, nakita ko po yung sa coastal, tapos yung slaughterhouse, itong mga programs po niya. Sabi ko nga, nanay na nanay po, kasi iba talaga ang leadership. Hindi ko sinasabing tayong mga lalaki o ay nagkukulang, pero alam natin na may pag-aaruga na kung ano man sa bahay at sa pamilya, ganun din sa environment. At nakikita ko kay Mayor na meron talaga siyang ganong malasakit, no? Para sa kanyang mga kababayan at para sa mga iba't ibang mga pangangailangan ng pamilya. And environment, malinis na tubig, malinis na hangin, yun po ay talagang konektado at kaakibat sa pagiging magulang, pagiging leader. Dahil basic po yun eh. Basic po yun ng mga pangangailangan. Okay, last maybe one or two question. You mentioned while ago yung mga batas na binanggit mo kanina ay isa ka sa co-author. So, principal author po. Principal author. Sa mga binanggit mo, alin ang pinaka pet mo doon at para sa ating environmental? Dahil lang po siguro na siya yung nauna at siya yung pong naging talagang controversial bago na ipasa. Malapit po talaga sa aking puso ang Clean Air Act. Yeah. Dahil po ay talagang hangin, basic. Basic din po ang tubig. Basic din po na malinis ang kapaligiran, na walang basura. Pero sa akin po kasi, air gives us a sense of really hope. Yung bang tayo nabubuhay sa oxygen. Eh kung polluted ho yun, eh basic sa lahat. Mayamang ka man o mahira, matanda man o bata, we all need good, clean air. Last, and air comes from the forest. Air comes from the environment, yeah. Diba? Na malinis. And last, you mentioned also that there is only a remaining 800 days. And we need really to protect the environment, the motherhood, and everything. Eh, kung hihilingin ng sambayanan na you run for a senator, tatanggihan mo ba ito? Yes, no. No, because I already ran for senator. I was number 20 in 2010. Kasama po si Pinoy. Kasama po kami sa atin pong paglilibot sa pag-iikot sa bayan. And I really am very honored na naging number 20. Kasi it was a good run. So, meaning to say, malapit na. Ilang bilang na lang. Congratulations, Senator Presidential Advisor Neric Acosta. Thank you, sir. Thank you. Di lang angel po kayo. God bless. Ma'am, Mayor Parinas, very successful ang pagdalaw ni Presidential Advisor Neric Acosta. Ano naman ang pakiramdam ninyo na dinalo kayo ng Malacanang ngayon dito? Siyempre, masaya po, pero higit pa dyan, yung ating pong pinaglalaban na mahalin, alagaan, magmalasakit, proteksyonan, yung ating kalikasan. At least hindi lang po ako yung sumisigaw. Ibig sabihin, pambansa po ito. It's not a personal kapritsyo ng isang mayor, but it's really a priority program of everyone. Yeah. At sana, sa susunod, magkakasama-sama tayo. Secretary, hindi ka muna. At maraming salamat at pasalamatan natin muli si Secretary. We thank the dear Secretary Neric O. Acosta. Thank you very much, Secretary. It's a very small town, but it's really you have developed an inspiration for San Felipe, and the you have heightened. The connection will be may friendship na tayo talaga, may affinity. We share the same advocacies, and really, and in the future, there's so much work we can do together. Okay, so ang ating naging panauhin dito sa ating San Felipe, siyempre ang Presidential Advisor for Environment with siyempre sa ating napakabuting Mayor Parinas. Magbabalik ang FYI after a commercial break. This portion is brought to you by Walter Sugar Free Wheat Bread, the first and only bread tested to be zero in sugar, low calorie, cholesterol free, with high amount of vitamins and fiber. Tastes so good even without sugar. Dakal pong salamat. Damo na salamat. Magsuportuhan. Agyamana po, Nay. Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO.
Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Request for dialysis. Personal letter request addressed to Honorable Jose Ferdinand M. Roas II, General Manager, PCSO. Original or certified true copy of the updated medical abstract or medical certificate signed by the doctor with license and PTR number. Original and official price quotation of hemodialysis per session duly signed by the Hospital Dialysis Center's representative. Original and official price quotation of dialysis solutions duly signed by the Hospital Dialysis Center's representative for peritoneal dialysis. Endorsement from the Hospital Social Service or Certificate of Acceptance of PCSO Guarantee Letter if necessary. Social Case Study.